Tuwang kahon ng lolo ko. Mahilig siyang mangolekta ng mga litrato at mangolekta ng kung ano-anong anik-anik. Sentimental person yan. Sabi sa akin ni lolo noon, kapag nawala na raw siya, gusto niya may malaking handaan sa burol niya. Ayaw niya rin ng may malungkot sa lamay na maski champurado lang, ulugaw ang pagkain. Okay lang, basta lahat ng mga kumari at kumpare niya ay makakapunta. Friendly kasi si lolo kaya maraming kaibigan eh. Sabi niya rin sa akin, gusto niya ang theme daw ng getup ng mga makikipaglibing ay dekada 50s ang vibes. Napaisip nga ako eh, mayroon bang libing na may theme? Request pa nga niya eh, na magpatugtog daw kami ng Jailhouse Rock ni Elvis Presley. Diyos ko, halos imatayin ang lolo ko nung narinig niya yun. Kami namang magpipinsan, pala ako kakatawa. Pero sabi nga ni lolo, idol niya kasi si Tito Elvis eh. Yun nga lang, sayang at namatay ng maaga. Ito, pinakita sa akin to ni lolo nung nakita niya sa Facebook. Oh, di ba? Wala sa edad yan. Teki pa rin ng lolo ko. Nakakapag-Facebook pa. 80 anyos na yan. Pero nakakapag-shared post pa. Uubra pa yan. Sabi niya, kapag natapos daw ang Jardin de Memoria sa Barangay Punturin, dito sa Valenzuela City, gusto niyang doon siya ikuha ng vault. Ang sabi naman ni lola, gusto rin niya ron. Para nga naman tabi sila. Relationship goals, kumbaga. Pero maiba lang, bakit pinag-uusapan na nila agad yun eh? Matagal pa naman silang mabubuhay. Iba na talaga ang bonding ngayon ng mga matatanda eh, no? Kakaibang window shopping. Sa akin pa nga pinaprint ni lolo tong mga pictures eh. Sabi ko, pwede naman niyang isave sa phone niya. Eh, sa gusto nga naman ng kopya at hindi raw niya alam kung paano mag-save. Kaya, pinagbigyan ko na. Dito pala niya tinago. Ngayong wala na si lolo, ang huling habilin niya ay isama ang kahon ng kanyang mga anik-anik at alaala sa loob ng vault niya sa Jardin de Memoria. Kasi ang gusto niya raw, ang lahat ng alaala niyang naiwan sa lupa ay maipabaon namin sa kanya habang panahon. Laking pasasalamat namin sa pamahalaang lungsod ng Valenzuela dahil naging katuwang namin sila bilang pamilyang Valenzuelano. Hindi lang sa pagbibigay galang sa mga habili ni lolo, kundi naiparamdam namin sa kanya na naalagaan, napasaya, at napahalagahan namin ang kanyang buhay mula simula hanggang katapusan.